Good evening. It's 8:22. February na. February 2. Happy birthday, Kiko. Kung nasaan ka man, sana masarap ang ulam nyo ngayong gabi. Sana masarap dinner nyo dyan. Oh, si Brian, nakatawa, nanlibre ng Starbucks. Meron siyang $20. Binila niya kami lahat ng Starbucks. Ano ba ngayon? February 2, 2022. Upper Zoom prayer gathering. Let's start the ball rolling. Dan, 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 dan. Upper Zoom. Yan. Slideshow. Alright, let's start. Kamusta kayo? Malamig ba ang gabi niya dyan? Welcome to Upper Zoom Prayer Meeting, Prayer Gathering. All right. Please report and prayer request. Who wants to start? Sino po ang gustong mauna? Praise report. Praise report kayo dyan. Ako na, Pastor. Sige po. I thank God naging successful naman ang surgery ni Stephen. Mm-hmm. And I thank God na last minute tinawagan namin si Pastor kasi ayaw magpapasok na Uber sa hospital pag-uwi. Tapos eh, hirap kami nahirapan kami ni Faith paakitin si Tep-Tep kasi nga isang paa lang ang gumagana eh may 16 step na hagdan. Hindi namin alam, bubalik pala si Pastor Bert sa likod. So, ang laking tulong ni Pastor. Kung hindi namin may aakit si Stephen. Yeah. Wala niya. Thank God kay Pastor. Superhero lang ang naka-cape, ha? Yung iba, Pastor. Not all superheroes wear cape. Yung iba naka-bonnet. Yung iba naka-bonnet. Ever reliable si Pastor Bert. Mm-hmm. Oh, nga eh. Last. Kaya nagulat kami ni Faith, nasa likod eh. Akala na, tinauwi na namin. Hindi namin alam, umakyat pa pala uli. Thank God. So okay na si Stephen, so hindi mo na siya bababa ng ilang araw. Naku, tatlong linggo pa. Eh hindi, sa Monday nga, sabi, kasi sa Monday babalik kami dun sa doktor. Sa Sabi ko, pagagapangin na lang namin sa hagdan. Ah, wala bang elevator yung ano? Wala, wala eh. Pagagapangin na lang namin. Eh magano po, magtungkod. Hindi, mahirap kasi pa isang paa lang ang gumagana eh. Sa paano siya aakit sa hagdan pa po. No? Kaya sabi ko, paakyat, pagagapangin na lang namin unti-unti. Hindi niya kasi pwedeng i-step yung paa niya eh. Una-una, tapos na yung bunion surgery niya. Nandyan na si Faith. At, ang laki tulong Pastor ni Faith talaga. Yeah. Salamat sa pasalubong. dalawa ang pasyente ni Faith eh. Ah, dalawa nga. Oh. Nag-nurse muna si Peter. Meron pa. May supply po ba siya? Binigyan siya po. Alam, Pastor. Pastor. Wala bang siyang saklay daw? At saka yung... Meron siyang saklay. Kaya lang siyempre binabantayan namin baka tumba o kaya meron din siya yung panulak yung kay Ben, yung ginamit ni Ben. Ayun, makakagalaw. Kasi dati nagka-apilay din ako. Kaya yun ang ginamit ko eh. Tungkol sa hindi tulak. Kaya lang Pastor, maliit lang ang space eh. Hindi dadaan. Kaya yung saklay lang talaga. Sabi ko. Yan. Salamat po. Anything else? Ano po yung ano, yung sister-in-law ko po, yung asawa po ng kuya ko. Nakabasa na po siya ng IELTS. So, yun po kasi requirement yata para po makapag-apply siya sa mga employer. Pero ongoing na po. So, patuloy po natin. Ano, makapunta po sa malapit dito. Nangangamoy ano na. Nangangamoy bagong musikero. Matutuwa si Aldrin. Matutuwa si Aldrin yan pag dumating yon. At saka si Pastor Tim matutuwa.
Dahil may dagdag mo si Kero. Yan. So, nagagamit na ng piano. Oo nga. Ay, nako, sarap naman. Yung tipong pag nagdadrama na ako sa altar call, meron ng ano. May background na. Yung mga kampanya na sa akin. Yan. Oh, yun, maganda yun. Maganda yun. Sige lang, sabi mo, bilis-bilisan. Hindi naman tayo nagmamadali, kamo. Nauna. Anything else? Praise report? Po, ang praise report ko po, isang buwan na po ako sa work. Bilis na? Opo, bilis nga po. Hindi ko po naramdaman. Tapos, yun po, yung safe travels po every week. Tsaka, hindi po nakakakuha ng sakit. Kasi puro po may sakit po yung, ano. So, praise the Lord po. At pinoprotektahan niya ako sa pang-araw-araw po na pagdadrive. Tsaka sa sakit. Amen. Amen. Ah, tsaka po may prayer request po ako kasi nag-apply po ako sa LAUSD. LAUSD, alright. Sama natin yun. Sama na natin yun. Go ahead. Sino pa? Sino pang gusto na sama na natin dito? Sulat na natin. Sama mo ni Tami San Diego. Mananatili sa iyo. Ako pa, ano, praise report ko pa, ano. Thankful po ako kay God kasi nakapag-relax ang pigil. Oo nga, no? Follow up nga yan. Pareho tayo nang isi-share, ha? Thank you po, Pastor Dising. Thank you din po, Pastor, kasi iningatan po kami ng Panginoon sa nagda-drive papunta doon back and forth. Amen. At nakapag-share po kami, nakapag-fellowship po tayo. Fellowship po kami na yung buong tuwa na galing po talaga sa Panginoon kasi binigay po niya yun talaga yung araw na yun para sa amin. Yeah, saya niyo nga eh. Naingit na kami. Meron pa pong susunod yun. Costco. Umpisa lang. Yung Costco. Costco. Umpisa lang pala yun. Yeah. Basta salamat po sa Panginoon sa pag-iingat niya kasi ano po eh, ang dami po naming na yung mga na-aksidente na nadaanan. Oh. Yeah. Oh, pati po yung papa-uwi ata, meron din. Kaya na-traffic din kami. Pero salamat. Thank you rin po kay Lord kasi ginabayan si Sister Elby ng pag-drive po. Oh. Magaling po Sister Elby. Zungwa. Patuloy po kami. Magaling yan. Nagdadrive ng karo yan eh. Nagdadrive ng karo. Puro Primera lang eh. Yung karo, puro Primera lang yan eh. Puro ano lang po yan. Puro ano lang po yung 10, ano ba yan? Yung speed niya, 10 lang. Pag nilagay mo sa Primera kasi yung ano stick shift, tatakbo na mag-isa yun. Parang karo, mabagal. Wala mo na yun kahit matulog ka pa. Matulog ka na, diretso lang yun eh. So, yeah. Oh, nung Monday naka-park ako sa isang donut shop. Tapos naka-park ako, may umatras na babae. Naramdaman ko nilang kumalog yung sasakyan eh. So sabi ko, nako, binangga ako. Tapos bumaba ako, tapos natanong ko kasi I'm just expecting an apology, 'di ba? Bumaba yung babae, pinagmumura ako. Sabi sa akin, "You're crazy." Sabi niya ganun sa akin, no? Sabi niya, di niya naman daw nabangga. Oh, sabi ko, gunig-gunig lang pala yan. Tapos may gas-gas yung kotse. umalis na. Parang, kumbaga parang nanggulat lang siya na ano, na siya yung galit. Siya, kasi yung skandalo niya, parang siya yung inaapi. So parang kakabahan ka na parang, alam mo yun, yung parang
siya yung binangga mo or something. So natawa lang ako, aga-aga eh may ganun. Pero siyempre, ano rin, salamat sa Diyos. Dahil nakapagpigil ka na, naalala ko na suot-suot ko yung t-shirt ng La Filnas. So dapat pag nalabas ka, either suot-suot mo yung t-shirt ng La Filnas, jacket ng Church of the Nazarene, or yung ano mo, yung face cover mo, Church of the Nazarene, para maalala mong magkamagalit. Muntik na, nung last Sunday nga po sa ano, sa Costco, may nangyari po doon. Tapos muntik-muntik na ako. Ay, tapos suot ko pala yung t-shirt. Sabi mo. naalala mo tuloy na Kristiyano ka, ano? Kasi biro nga naman kasi, bababa ka, titingnan mo lang kung ano nangyari, sasalubungin ka ng mura. Kumbaga, Monday morning, aga-aga, di ba? So, parang kahit si Ino, magugulantang eh, di ba? Kumbaga, parang nagulat ako talaga. Ay, buti si Mini, pasensyoso, sabi ni Mina, ay, just leave, sabi niya gano'n. Sabi ni Mini doon sa babae, just leave, it's okay. Sabi niya, kahit na gasgasan mo kami. Parang, para wala nang komosyon, kasi ang dami na nanonood, di siya lang yung nagsasalita. Ba, nakatingin lang ako, nasyak ako eh. Ba't ako, ba't nagagalit sa akin, di ba? So, ako na yung binangga, ako pa yung pinagalitan. So, kumbaga, maano mo lang na sarap sanang sagutin. Buti na lang, limited lang yung English ko, kaya hindi ako makasagot. Pastor, tinest lang yung patience mo. Ang nga po eh, kasi pag prayer mo, give me patience. Ayan, bibigyan ka ng mga situations na tetest yung patience mo. Hindi lang eh, nandun ako sa district office, pag-uwi ko, eh di masaya na ako dahil nakapasa ako eh. Pag-uwi ko, basta may katext yata ako or may binabasa akong message. Alam nyo naman, sa La Filnas, yung daming messages. Tinitingnan ko yung phone ko, tapos nilagay ko na, nalimutan ko may poste pala sa gilid ko. Pag atrasong gano, pasak yung kotse. Hindi ko maitawag kina Mini kasi enjoy sila sa ano eh, sa San Diego. Pag-uwi na nung nakita. Ano nangyari dito? Sabi ko nung ano pa 'yan, Friday pa 'yan. Hindi ko lang maitawag kasi masisira ang araw mo. Kailangan enjoy ka doon. So, surprise. Ayan. So, ganun talaga ang buhay. You are not of this world, but you are in this world. And so, anything na prayer request? Ay, prayer request. Ano yun? Praise report. Ayun, praise report pala. Pumasa ako dun sa district licensing. Yeah, salamat, salamat. At pinapahatid nila ang kanilang congratulations sa buong team dahil napapanood nila tayo sa Facebook. Tayo daw si Church na walang kapaguran. Ang daming activities. So, praise the Lord. Ano pa? Excuse me. Ano po, praise report is kinaya din naman po namin nung yun nga. Umalis sila, mami. Pero ang hirap po kasi ano parang yun nga, yung kahit nag-give po si mami ng imputido para kainin na. Ano imputido? Skinless yun. Ay, skinless ba yun? Ang tagi na ginuluto niya, alam mo kuya. Wala. Ba't mo ako tinalo? Skinless lang ganun siya, imputido. Kanya-kanyang interpretasyon yun eh. Sandali. Matututin pa ako malo. Pareho pala yung iniwan sa inyo. Kami din, ako din, nag-iwan ako ng ganun eh. Kinis pala yan. Okay, okay. Hindi naman kayo nangayayat. Ano po, ayun nga po. Hindi naman po, na-homesick lang po si Daddy. Muntik na magkasakit, may wala sila. So ano, pinainom, ako tuloy yung parang naging nanay. Sabi ko kay Dad, Dad, ito Advil. Tapos pinapalanan ko si Dad. Tapos kaso hindi sumusunod talaga. Ay, sorry, sorry. Pero ano,
Ano na nga po? Okay, yung other praise report ko naman po is sa statistics. Kasi po, ano, math, hindi naman po ako ganun katalino sa math. Pero ano, kinakaya naman. So, nung nag-breakout room po kami sa Zoom, kasi po pwede kami mag-grupo-grupo sa Zoom, ano, ang quiet ng mga tao, sabi sa amin ng teacher namin, kailangan daw mag-participate kami, kung hindi wala kaming grade. Eh ako, kailangan ko talaga mag-participate kasi hindi ko po talaga naiintindihan yung worksheet. So, ano, bago po ako pumunta sa breakout room, may isang lalaki, sabi niya dun sa teacher namin, pwede bang hindi na ako pumunta sa breakout room kasi tapos ko na yung work ko. Tapos na yung worksheet ko. Sabi ko, sana mapunta tong lalaki na to sa grupo namin. Kasi sabi ng teacher, okay, sige, punta ka sa ano breakout room ng iba para tumulong ka. So, pagpunta ko po sa breakout room, biglang nasa breakout room niya kami. Tapos, walang nagsasalita dun sa breakout room namin. So, trinay kong mag-initiate sa sarko. Dude, tulungan niyo naman ako. Bigyan ako ng lakas ng loob. So, ayan, kinakausap ko siya. Tapos, bigla niya pinull out yung work niya. Tapos, sinow niya dun sa screen. Pero, syempre, hindi yung tinokopya ko lang. Tinanong ko siya na, pwede mo bang i-explain? Tapos, thank God kasi, yung malumanay po siya. Kasi, di ba, yung kung iba yun, parang isipin na yun na, ano ba, hindi mo na ginawa yung work. Tapos, well, hindi naman yun dapat gawa na. Tapos, sadyang maaga lang siya matapos. Pero, you know, like, nagpapasalamat po talaga ako sa Diyos kasi may pasensya siya. Like, yung nakagrupo ko po is may patience na kahit hindi lahat sa nakipag-cooperate, at least may one na nagdilang anghel po para i-explain sa akin yung worksheet. And then after that, God gave me the wisdom to understand kasi natapos na yung breakout room. Tapos hindi ko talaga siya maintindihan hanggang sa nag-pray lang ako nag-pray. Tapos hanggang sa mamaya, parang may na-realize ako na, ah, ganito pala yon. So yun, ano, very thankful po ako sa wisdom that God has given me. Although like, you know, like simpleng example lang po yun. But that's very like, I appreciate it a lot. Because God helped me. Yeah, I feel you kasi ang galing-galing ko din sa math. Nung high school kami, magkakabarkada kami, nakalagay sa ano namin, sa may ano yan, sa may yung ano, pag yearbook. Nakalagay sa yearbook namin, ambition to be a mathematician, lahat kami kasi bagsak kami sa math lahat. Pero ang ambition namin to be a mathematician. Oh. That was a challenge. Ay, na kasi kami sa math kasi. Ako rin eh. Paborito ako ng teacher ko eh. Binigyan niya ako ng 77. Sa math? 77. Kaya nag-trauma na ako noon. Basta ako pag math, wala na, hindi ko na inaasahan. Mama, exam, babawian ko sa ibang area. Pero math, wala na. Pamigay na yun. Kumbaga. High school algebra, ay. Pinapawisan ako sa algebra. Yung mga polynomial, binomial. Hindi ko ma-memorize. Yeah. Ako, thankful din ako sa Lord kasi week number 4 namin. At sobrang baba nung class average. Ibig sabihin, ang class average namin ay nasa 77, 78. So ibig sabihin, sobrang baba na ano na magbigay ng teacher. No? Buti naman nakakapasa. Salamat sa Diyos. No? At ano, at matatapos na. Munting iri na lang. Tapos na ako sa May. So yan. Invited kay lahat sa aking pagtatapos. Kaya idol ko si Jai. Praise report. Meron pa? Pag math pala, magtanong kayo kay Jairus, engineer yan. Science, magtanong din kayo sa kanya, nurse eh. Oh, computer, magtanong din kayo sa kanya. Ed siya ng tech. Meron pa ba? Praise report? Kung wala na eh, simulan na natin ang ating ano. Ayan, ba't nawala? Ayan.
Oh, facilitator natin ngayon, si Sister Jasmine. Come on down. Pagbubulay-bulay. Welcome sa pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Yan. Ito ang ating pagbubulay-bulay. Sister Jasmine, go ahead. Good evening po sa lahat. Good evening. Ang aking topic po is Proverbs 3, verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and do not rely on your own understanding. In all your ways, know Him, and He will make your paths straight. Mm-hmm. Sa Tagalog po, kaya huwag ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya ngay alalahanin upang ikipatnubayan sa iyong mga tatahakin. Galing ano, naiaano nila, naira-rhyme nila, no? Galing na sumula. Parang naging ano, parang naging poem. Pero sakto dun sa English, nakakatuwa. Mm-hmm. Go ahead, si Jasmine. Okay po. Ako po, nakaka-relate po ako dito na yung ano po, when things are rough, when you don't understand, then you still trust God. Na yung mga pinagdaanan since 2015 na dumating ako dito, na akala ko napakadali ng buhay dito sa Amerika, pero hindi po pala. Then, wala pang isang taon na buntis ako agad, so akala ko okay lang, pero hindi pa rin, hindi pala. Na dapat pala is nag-work muna ako bago kami nagdagdag. Pero syempre nandiyan na po, so it's a blessing na rin po. And then nung nabuntis ako, nagkasayatik ako. Yung parang sunod-sunod po yung naging trials ng life ko dito. Na basta marami pong trials. Tapos lagi ako umiiyak. Tapos parang hindi ko nakilala yung sarili ko na parang hindi ako ito nung nasa Pilipinas ako. Parang sabi ko nga, bakit gano'n? Parang lagi naman ako nagpipray na maging maayos, lahat, ganyan. Tapos, nung na-aksidente siya, 1-year-old si Anaya, na tas madalas kami magkakasakit, ganyan. Sabi ko, bakit gano'n? Bakit parang ang hirap ng life? Gano'n. Pero, ito po pala yung dahilan ni God na dapat maging, may nabasa kasi ako na verse po na dapat maging faithful tayo kay God talaga, na si God ang bahala sa lahat. Yung maging ano lang tayo sa kanya, magtiwala yung trust natin, then maging good, maging obedient lang tayo sa kanya, at si God lahat ang gagabay po sa atin. Kaya lately, ito na po, since siguro mga 4 years old na si Anaya, nagiging okay na po din. Ito may church na po. So, mas nagiging maayos na po. Hindi, wala nang masyadong trials. Pero meron pa rin po. Pero at least po ngayon, mas nakakaya na po. Dahil alam ko na nandiyan si God na laging gumagabay po sa atin. Yun lang po. Amen. Anybody else? Magustong magbigay ng kanilang experience dito. One of the famous verses to. Itong 3-5-6 na to. At madami nakaka-relate. Madalas itong kinu-quote. Diba? Ba't sinasabi ng sumulat na huwag kang mag-rely sa sarili mong understanding o sa sarili mong karunungan? Ba't hindi ka dapat mag-trust doon? At bakit kailangan kang magtiwala sa Diyos? Para sa I think doon ka nagkakamali. You don't actually know everything. You just think na alam mo. And then sometimes when you think that you know everything, that's where things go wrong.
Kasi let's say maging overconfident ka o kaya yung understanding mo will lead you to the wrong path na akala mo tama. Sinong being? So, I'm sorry, go ahead, Arisan. Ano po yun? Ang tanong ko lang, sino sa palagay nyo ang biblical character or nabanggit sa Bible or being na unang nag-violate ito? Unang nag-violate ng ano ng trust in the Lord tapos nag-realize sa sarili niyang understanding. Inaalala kayo? Si Sarah po ba? Solomon po. Yeah, si Sarah is one. Yes, pero nauna pa kay Sarah. Si Solomon. Si Solomon din, yes. Another, pero nauna pa kay Solomon. Una-una ang nag-violate nitong trust in the Lord. Baka nag-realize sa sarili niyang understanding tapos hindi siya... si Moses. Si Moses is another. Nauna pa sa kay Moses. Nauna pa kay Moses. Yes. Abraham? Nauna pa kay Abraham. Yes, tama naman. Adam. Tama yung sinasabi niyo. Si Adam. Adam. Si Adam. Si Adam, tama po. Pero nauna pa siya kay Adam. Lucifer. Yes. Diba? Diba? Yung si Angel na ang pangalan ay si Lucifer. Oo. Kasi hindi siya nag-trust sa Lord, nag-rely sa sarili niyang understanding. Sabi ni Addison, feeling mo tama ka. Eh ganun si Lucifer, feeling niya tama siya. Gusto niya kasi maging Diyos, di ba? Gusto niya maging kapantay si Lord. Ayan. So hindi niya in-apply itong principle. This is a principle actually. In all your ways, no, acknowledge Him and He will make your path straight. Di ba? So ito, obviously, kaya doom si Satan eh, na kumbaga he will be bounded at talagang magkakaroon siya ng ano ng judgment, no. So what else, ano yung experience dito? Nako, napakadami nitong napaka-rich nitong ano na to, yung verse na to, isa sa mga pinakasikat na verses to. Anybody else? Sige nga, total eh, pag-ibig ngayon, pag-ibig man, Feb-ibig. O paano niya apply to sa buhay may asawa? Trust in the Lord. O sa katulad naman ni Allison, na dalaga pa, paano niya i-apply tong trust in the Lord with all your understanding? Di ba? O, sa mga may asawa naman, paano niya i-apply? Paano kayo magta-trust kay Lord? Ako po ano I think po kasi po kapag iba yung nagtatrust ka fully kay Lord and yung nagtatrust ka sa sarili mo lang. Pag nagtatrust tayo sa sarili mo, sa sarili lang nating kakayahan, may ano, may takot. Unlike kapag nagtatrust ka kay Lord, parang ano mo na siya, parang binibitawan mo na siya fully. And then parang ang tawag dito, wala ka nang yung parang hinihintay mo na lang siya. And then, di ba, as Christians, hiniklaim mo na lang. Ganun, di ba tayo? We're claiming it already. Parang ganun. We have the confidence. So, ayun po. And then, pag nagpaplano rin po tayo sa kahit anumang bagay, mas maganda po sasabihin natin na your will be done. Kasi po, mas alam niya yung mga plano natin, ay yung mga plano or mga gagawin natin na mas makakabuti sa atin sa ating buhay, sa kahit sa trabaho or kahit saan man po. Naalala ko po nung bago po kami umalis, kumanta po ako doon sa parang joint fellowship namin sa Pilipinas. Tapos pinakanta po sa akin ng pastora namin God is too wise to be mistaken. God don't understand when you don't understand, when you can't see His hands, when you can't trace His blah, trust His heart. Always trust His heart. So, yan po.
Yan lang po yung ma-share ko. Natatawa. Trust in the Lord. Yeah. Anything else? So, naiiyak po siya. Hindi. Anything else? So, Trust in the Lord. Maganda yung sinabi ni Jasmine kanina yung ano, as you trust in the Lord, no, kumbaga sinusupply niya rin lahat eh. Kasi minsan nakala natin in the form of heavenly parang form lang si Lord eh. Pero kasi as you trust in Him, nagsisend siya ng mga tao na kumbaga gaya ng sinabi niya na nagkaroon na sila ng church, di ba? Na ano, na kumbaga it represents Jesus sa buhay nila physically. Sabi nga ni Minnie sa akin, may nabanggit daw si Jasmine, sabi niya, sana nakilala ko na kayo ng 2015 pa, sabi niya ganoon. Doon sa mga babae. Ayun. So, 'di ba nakakatuwa rin na parang ano na the church serves its purpose, no? Na hindi ka lang basta pupunta sa church para mag-pray or makinig ng sermon. But yung churchmates mo, they become a blessing to you. So nagiging encouragement sila sa iyo na as you trust in the Lord, di ba? Deceiving kasi yung ano eh, our own understanding tsaka limited, di ba? Pansin niyo ba? Imagine mo, sabi nga ni Allison eh, yung sa mathematics parehas kami, limited lang yung kaya natin. O, pag nag-trust ka sa sarili mo, mahirap na, di ba? And maraming instances sa buhay niyo sigurado na nag-trust kayo sa sarili nyo and then wala, semplang. Pero nung nag-trust kayo kay Lord, nagulat pa kayo, paano nyo nagawa yun? Di ba? May mga ganun instances eh, di ba? Na kumbaga, paano mo nagawa yun? Wala na, magugulat kayo kasi you trusted in God. Di ba? And dun sa, in all your ways, no? Acknowledge Him. And He will make your path straight. Ang dalas yung mga narinig ibang Kristiyano sinasabi nila, well, if it is God's will, yung lagi nilang sinasabi sa dulo, halimbawa, oh sige, magkita tayo sa Linggo, ano, kain tayo, tapos sa punta tayo dun sa ano, sa Jollibee. May minsan may mga Kristiyano, di ba, pag sumagot, oh yeah, masaya yan, basta if it is God's willing. Diba? Minsan may mga ganong Kristiyan kayo nadidinig. Laging ang dulo nilang sinasabi, if it is God's will. No, kumbaga parang cliche siya pakinggan, pero may ibig sabihin kasi yun. Yung tao na yun, naniniwala siya na lahat, eh, depende kung gusto ng Panginoon, kahit naman anong gusto natin, kung di naman gusto ng Panginoon, di ba? Paano kung ang dami natin plano sa darating na weekend, tapos eh, dumating siya bukas, o di hindi niya God's will. Kaya huwag kang mag-trust sa sarili mong, ano, sarili mong, kumbaga hindi mo masasabi ang kinabukasan. Dahil hindi mo hawak ang bukas, hawak ng Panginoon niya. Kaya, if it is God's will, di ba? Sa pagpili naman ng ano, asawa. Paano mo naman i-apply yan? Trust in the Lord. Di ba? Applicable ba siya? Do not rely on your own understanding. Ay, yung gwapo kasi talaga. Applicable po yun, Pastor. Yes. Kasi nung pong, ay, baka po malaman na dito ko ngayon. Malaman na din. Sa next episode na lang. Sa next episode. Doon na sa Sunday. Yeah, kasi, diba, you need to rely on God and trust Him sa yung pagpili ng asawa. Pagpili ng trabaho, pagpili ng kurso. Diba? You need to trust in the Lord. No? Do not rely on your own understanding. I think Pastor, you really have to entrust yourself, your life to Jesus. Mm-hmm. Kasi talaga pong sa panahon po natin ngayon, sa lahat ng bagay, you have to really give yourself to the Lord. 180 po yung degree, hindi po yung 360. Mm-hmm. So that we will know the heart of God also, no? Mm-hmm. Kasi po
ang palagi ko pong nilalagay sa puso kasi minsan hindi po natin maiwasan na, yun nga tama, we are just human. Kahit po sabihin natin we are really believers, pero sometimes we fall, di po ba? We commit something na hindi po yun tama. Pero dahil po nagtitiwala tayo sa Panginoon, the Lord really, yung mga steps po natin, naayos niya. So even we plans, but kung hindi siya yung nag-direct sa mga plans na yon, it will not be really prosper. So if we really trust the Lord, we have to do it right po talaga, na hindi lang yung sa isip natin, hindi, we have to put it in our hearts. Amen. So that sa, kasi it will follow po eh, and it will show sa life mo. And that the Lord, you're trusting God. Kasi even people will see it eh. Or yung mga taong nasa paligid mo. It will just show. Yes, I believe that. Kasi pwede mong i-claim na Christian ka. Yeah. Pero the people will discern if you are really a Christian or trusting the Lord or just trusting yourself. No? Even sa COVID-19, applicable to. Mm-hmm. Diba? Naalala ko noon, nung March, unang-unang simbahan ang LA Philnas na nagsarado. No, ayaw ko pa magsarado ng kamakapitbahay natin, Korean, English, Spanish, no. Pero tayo sinarado agad natin kasi nag-discern na natin na lalala ito. So, tayo lang ang sarado. Si Pastor Bert nag-post doon sa nag-post si Pastor Bert sa pintuan na walang service. No, pero kasi hindi tayo nag-trust sa sarili nating understanding, dumalabas, tama tayo. Kasi nagsunuran sila. Diba? Tapos tayo rin ang kauna-unahan na nagbukas. November 1, nagbukas na tayo. Oo, January 9, 2021, di pa bukas yung iba eh. Kumbaga, kauna-unahan din tayo nagbukas. Kasi we trusted in the Lord. Kahit sinasabi. Kasi noong una, sinasabi ng mga katabi natin, bakit kayo nagsasara? Wala naman yan. Ano lang yan? Magba-bypassing lang yan. Pero hindi totoo, di ba? Ano nangyari? Hanggang ngayon, meron pa. 2 taon na, di ba? O, pagkatapos, nung tayo yung nagbukas, ang sabi naman na naman nila, eto, bakit kayo nagbukas? Delikado pa. Pero hanggang ngayon, yung simbahan natin, walang outbreak. Meron nagka-COVID, pero nakabalik after 2 weeks, di ba? Halos lahat, di ba? Wala naman namatay sa atin dahil sa COVID. At saka since November 20 hanggang ngayon, March 2022, February 2022, hindi pa tayo nagsasara. So bakit? Kasi we listen to God. Di ba? So, kumbaga, applicable din to. Hindi ka pwedeng balutin ng takot. Hindi ka rin naman pwedeng maging bara-bara lang. Dapat mag-iingat ka rin. Di ba? O, katulad tinigil na ng iba yung temperature gun at saka yung sanitizing. Tayo hanggang ngayon dire-diretso kasi napag-usapan noon, naalala ko sa meeting namin, wag naming itigil kahit na lumuwag kasi there was a time lumuwag na eh. Parang nag-normalize na. Tapos pumalo itong Delta variant at saka itong Omicron. Pabalik na naman sa dati, di ba? So imagine mo, nakakatuwa, the more you trust in yourself, the more ka nagkakamali. Pero the more you listen to God, wala, konti yung mistakes mo. Di ba? Sa buhay. Ganun ang kasimple. Di ba? O another thing, as we trusted in the Lord, alam nyo ba na tayo lang ang simbahan sa buong Los Angeles District, ang positive, lahat nag-down ng attendance, pati finances. Tayo, up ang attendance, up ang finances. O, di ba? You trust in the Lord. Do not rely on your own understanding. Kasi, limbawa, on your own understanding, imposible ka nang tumaas ang attendance mo. Imposible ka nang tumaas ang finances mo. Kasi nga, COVID-19, kahit buong bansa, bagsak, di ba? Buong mundo, actually. O, pero as you trust in the Lord, we had a different story to tell. We have a different story to tell, di ba? So, yun, if you want a different story to tell, be trust in the Lord. Ganun lang yun. Importante yun. Anything else? Apo.
For me na po yun nga, tinatanong niyo po yung about like paano naman po sa mga ibang. Well, ano po, disclaimer po na hindi naman po sa nagmamarunong of like what I'm about to say. But like, ano lang po, na-inspired lang po ako. Lalo na nung naririnig ko po yung mga kwento nila, Tita Elvie, tapos nila Ate Rachel, you know, like yung mga couples po sa church. Tapos sila, tapos syempre pinapalahan din ako ni Ma'am. No? Tapos, yun nga po, yung na-realize ko nga na mahirap pag you're relying on your own understanding where na parang pilitin mo to the point na parang willing kang pilitin yung isang bagay na hindi naman dapat pilitin. And then, ayun nga, sinasabi niyo, yun nga, yung parang palaging paalala ni Mom sa akin. And then, she was telling me that, like, to always trust in God, pray, mag-pray kay God. Like, kahit hindi pa matagpuan ngayon, at least napagpe-pray na po kung sino yung future guy, yung the guy that I will be with in the future, na kung ano yung desire ko. Like, syempre, sabi nga ni Dad, yung kailangan nakakilala sa Diyos, and then may takot sa Diyos, may ministry, may church. Para equally yoke kami, para hindi kami nakikilaan. And then, yun nga, ano, based din sa relationship nila, Dad, syempre, nung hindi pa sila parang Christian, na na-witness ko, like, how hard it was for them to, like, magtugma sila. And then, compared to now, na pareho silang nag-serve kay God, and then yung focus nila kay God, yung parang hindi na sila yung dati na simpleng, like, simpleng stuff, nag-aaway sila about this and that. Because at that time, parang ang focus nila is ang isa't isa eh, hindi kay God. But now na nag-focus sila kay God, nakikita ko, like, nagle-less yung, like, minor away nila. Kasi parang, ang pinag-usapan ngayon, pagkain sa piging. Kaya yung line-up ni Daddy. Tapos, pag nag-line up si Daddy, syempre si Mommy kakanta-kanta. Sabi ko, ganda talaga mag-second voice. Gano'n. Tapos, pag pag-uusapan naman yung meeting, sasabihin ni Dad na, wow, may meeting talaga mga piging. Gano'n. So, yung nalilesan yung pag-focus nila sa isa na parang yung details na yan, ganyan ka, gano'n. More of like, kasi dahil ngayon nakikita ko po is God is in between them. So, yun yung napapansin ko po. Tapos, sorry ma'am. But it's a good thing. Yeah, I agree. Tapos ano po, yung kali Sister Elvie naman po, na-inspired ako kasi, like, she was talking about, like, she wanted to, like, she really liked this other guy, na parang feeling yun, like, she would pursue this other guy. But then instead, meron talaga nakalaan para sa kanya. And then, yun nga, it's God's will po na, like, God will just bring you someone that, like, He would want for you to be partnered with. partnered with eh. Na, ano eh, si God is really in control. Basta i-follow mo lang siya, you won't have to face detours na may hirapan kayo sa pagsasama nyo. Although, yeah, hindi naman magiging perfect yung relationship. Like, napapansin ko sa every, ano naman, couples naman. Pero at least, lessen yung burden na mararanasan nyo together. Kasi, para kayo ng pinapaniwalaan, pareho kayong willing na mag-support sa each other. So, in the future po, ang goal ko is makahanap din ng ganun in the future. Amen. Amen. Yeah. At bibigyan ka ni Lord ng ganun kasi you trust in Him. Ano yung may sasabihin ako eh? Nawala tuloy sa isip ko. Anyway, di tama rin yun, no? Kasi yung focus nyo, napunta na kay Lord sa ministry. So, kami na-experience din namin yun. Since ang dami namin pinag-uusapan ako sa ministry, eh wala kaming time na magkaroon ng mga quarrel, mga ano. So, excited kami palagi na, oye, alam mo, ganito, ganyan. So, natutuwa rin ako. Iba, pag kinakwento yung nangyayari na sa mga kids, kasi wala ako dun eh. Nandun ako sa baba eh. So, hindi ko na mo-monitor yung kids, no?
So kaya sobrang pasasalamat ko dun sa mga ano, sa mga teachers, no, yung teaching staff na sinag, no, kasi natuwa ako noon, naghiwalay na yung ano, yung preteens, tapos alam mo nakakaano siya, tapos pag nakikita ko yung mga art activities nila, di ba? And so ano, masaya. Yun yung doon tuloy, tama, doon tuloy kayo naka-focus, no. At nababawasan yung mga pasaringan niyo at ano, kasi normal naman kasi minsan pag palagi kayong magkasama, minsan may tendency na magbanggaan kayo kasi nga magkaiba kayo ng personalidad. Pero nakakatulong din talaga ang ministry. So, sobrang busy niyo, ha? Wala kayong time mag-ano. Hindi kayo pwedeng mag-away kasi ano eh, unang-una kailangan niyo yung isa't isa eh pag Linggo eh. Napansin niyo ba 'yon? Di ba? Paano pupunta si Jasmine sa church pag kakaway niya si Aldrin? Saan siya sasakay? Di ba? So, ganoon din si Minnie. Maglalakad siya, mula ba rin siya? So, hindi kayo pwede mag-away eh. Kailangan isa't isa, magtutulungan kayo. Lalo na, Pastor, pag Sunday, huwag kayo mag-away. Yeah, mahalata eh. Pastor, mahal ang Uber. Mahal ang Uber. Wala magsusundo kay Tita Pe. So, yun. God will not hear our prayers daw pagka hindi nag-reunite eh. Amen. Totoo yun. Mm. Yeah. So, yeah, I agree with that. Kasi lahat ng sinabi ni Addison, maganda. Natutuwa ako. Yeah. At saka merong inadya para sa iyo, Allison. Ako, yun pala yung sasabihin ko, naalala ko na ang requirement ko lang kung mag-aasawa yung kahit sino sa mga anak ko, eh, kasi minsan may nakakwentuhan ako, sabi, dapat ba pastor o ano? Hindi, sabi ko basta Kristiyano, okay na. Sabi ko, ay, hindi rin. Sabi ko, at least, no? Ang minimum requirement ko, at least worker ng church. Kahit na yung ginagawa lang na nagbubuhat ng ano, ng table. Alam bakit? Kasi una, pag nasa church, ibig sabihin Kristiyano na. Pangalawa, pag nagwo-work, ibig sabihin may maturity na. 'Di ba? Pag worker na. Kasi pwede naman na, oh, Kristiyano nga, 30 years naman nakaupo lang sa simbahan, hindi naman nagse-serve. 'Di ba? Sa akin, 'yun lang minimum requirement ko, basta worker. Sa worker ng simbahan, kahit na nag-a-ushering lang or kung ano man yung sabihin natin na sa pananaw ng tao, kasi sa Diyos naman, sa mata ng Diyos, di naman maliit yan eh. Lahat tayo pantay-pantay eh. Pero minsan sa mata ng tao, akala nila mas malaking ginagawa ng pastor, di ba? Hindi, sa mata ng Diyos, lahat tayo workers. O, kung ikaw ang trabaho mo tuwing Linggo, halimbawa, eh, maghatid at magsundo ng, ano, ng member, eh di, sa akin okay yun. Kung baga basta ano ka. O kaya ikaw ay parang si Kiko na tech team, mga ganun. Basta nagsiserve ba sa Panginoon? May galak sa puso niya. Ayos na sa akin yun. Maga, ano na yun, pasok na siya doon sa Christian. hindi ang pangalan ng Christian Gonzalez. Ha? Dad, I want you to meet my boyfriend. Christian ba yan? Opo, Christian Gonzalez pangalan. Christian pala pangalan. Yeah, trust in the Lord. Amen. Meron pa kayo dadagdag sa trust in the Lord? Applicable yan eh, sa lahat ng areas ng buhay. Yung trust in the Lord na yan. Diba? Sa sakit, diba? Gusto niyong gumalaw. Ito, dito sa panalangin. Dapat principle mo, ganun. Trust in the Lord. Diba? Kasi may kakayahan ba tayo magpagamot? Wala naman, di ba? I mean, yung magpagaling, wala. Kaya na may nagpapapray sa atin kasi nagtatrust tayo kay Lord na didinggin niya yung panalangin natin. And so far naman, di naman tayo napapaya. Dahil ang dami na natin binura at alam niyo yun, sinagot ng panalangin. Di ba? So, anything else? Wala na? Ayan, dako na tayo sa ating panalangin. So, sisimulan na tayo ni Sister LV. Let's go. Let's do this. Sister LV, you may start. Pray po sa general. Okay, let's start po sa general. Let's pray po.
Father, we just want to praise you tonight. Salamat po sa inyong mga salita, Panginoon. May magpapawala sa inyo, Panginoon, sa lahat ng oras amin pong ibibigay sa inyo, aming mga buhay, Panginoon. At sa gabi ding pong ito, Panginoon, dumalapit po kami na cleanse us, Lord, as we come to you tonight. May we be worthy, Lord God, to pray. Teach us to pray today, O Lord God, and may the Holy Spirit guide us and lead us as we pray. And Lord, we pray for for the count, the following nandito po sa list. So we pray for the countries that are affected by natural disasters, katulad po ng Texas and Turkey na meron po silang snowstorm na Panginoon kayo po ang siyang give them a protection, Lord God, as na wag niyo pong hayaan na sila'y masalanta ng lubusan, which was let your protection be upon your people in Jesus' name. At ganun din po, and we're praying for all frontliners na kayo po ang siyang patuloy na mag-ingat sa kanila because they care, they are caring for all the sick people sa mga hospitals. Mm-hmm. Lord God, may you protect them and even their families, Lord. Provide for their needs, Lord, and even to those that are in the hospital, Lord. Kayo rin po ang siyang patuloy na mag-provide ng kanilang pangangailangan. At we also pray for the essential workers, yung pong mga nasa grocery, yung mga kapulisan, yung pong fireman, yung lahat po ng mga frontliners sa mga restaurants, sa mga yung mga pharmacies, Lord, we just pray for them, yung mga nurses, mga doctor, lahat po ng medical staff, we are praying for them. We lift them up to you, Lord, that your protection to be upon them in Jesus' name. And also we pray for racism, prejudice, and hate crimes na ito po ay ma-stop na, Panginoon, at ang inyong kapayapaan ang inyong ilagay sa bawat kaisipan at pag-ibig ang ilagay niyo sa bawat kaisipan ng mga taong gumagawa po ng mga And also we pray for all the politics, world leaders. Amin pong tinataas din sa inyo ang Pilipinas sa kanila pong peaceful and honest election po sa Pilipinas, Panginoon. Kayo po ang siyang mamagitan and kayo po ang maglagay ng kabutihan sa bawat puso, Panginoon, at bigyan niyo po ng wisdom ang lahat ng mga boboto sa Pilipinas. At dinadalangin po lahat namin ang lahat ng mga leaders, ang aming presidente dito, si Biden, lahat po ng mga leaders sa buong mundo. Just we pray for them that they will come to know you, Lord, and to be humble and that they cannot do anything without you, Lord. Kaya po surround mo po sila ng mga taong nananampalataya sa inyo, Panginoon. And we also pray for wars and rumors, lalo na po ngayon sa Ukraine and Russia, Lord, that we pray for for God's intervention, Lord, na to protect this, na ang Russia po ay hindi po mag-invade sa Ukraine, Lord. We just pray for that, na kayo po ang mamagitan, Panginoon, in Jesus' name. And also we pray for spiritual po yung revival. Tinatalangin po namin sa lahat po ng mga Kristiyano, Panginoon, na bigyan niyo po kami ng that spiritual revival be upon us, all Christians, Lord, Panginoon, na kami po ay lalong mag-init sa aming mag-alab ang aming mga puso, Panginoon, na lalo ka pa naming purihin at sambahin, Panginoon, at lalo ka pa naming makilala at paglingkuran, O Diyos. And also we are praying for peace for Jerusalem and also pray for Israel, Lord. Bless Israel, Lord, as we pray for all the Jews, Lord, that they will come to know you, that you are the Messiah, Lord God. And we are praying for a great commission, Lord, that every people will make disciples, Lord, that we will share your words, Lord God, to others that they still do not know you, Lord God, that they will come to know you also. And we also pray for missionaries around the world. Lord, alam po namin kung gaano po kahirap ang mawala sa kanilang mga pamilya, Panginoon, o sa mga iba't pumupunta sa iba't pang lugar. Dalangin po namin kayo ang siyang mag-ingat sa kanila. Let your protection be upon them, Lord God. And lahat po ng provisions ibigay niyo sa kanila, yung mga pangangailangan nila, and even their families, Lord God, protect them from COVID-19. Lord, ikayo po ang patuloy na mag-ingat sa kanila, Panginoon. Pagtanggol niyo po sila, O Diyos. Salamat po, Panginoon. And we are also praying for
all Philnas members and families and attendees, Lord. We pray for all the Philnas members, Panginoon, na kayo po ang patuloy na mag-ingat sa bawat pamilya, sa bawat attendees po namin, na Panginoon, kayo ang siyang maghari sa bawat puso, Panginoon, na kayo po ang aming tunay na maging tagapagtanggol, kayo po ang tunay naming makilala, Panginoon, sa aming mga puso. O Diyos, lahat po ng aming mga families, may your protection be upon them also, Lord God, and protect them from COVID and also from accident and other harm. And we pray for all provisions to be upon them, Lord God, in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, sapagkat alam po namin kayo ay nakinig, sapagkat we trust in you, Lord. We trust in you, Lord Jesus, so that this will be answered, Lord. In Jesus' name we pray. Amen, Lord. Yes, Heavenly Father, we worship you, we praise you, God. Sorry po sa lahat ng mga kasalanan na gawa namin, sa isip, salita, at sa lahat ng mga ginagawa namin sa araw-araw. And maraming salamat po sa lahat ng biyaya na binibigay ninyo. Maraming salamat po sa buhay namin, God. We pray, itinataas po namin ang Church of the Nazarene, ang General Superintendent Duarte, Graves, Busik, Cracker, Chambo, Sandberg, District Superintendent Reverend Greg Garman, all senior pastors and associates pastors, the board, Sister Gurley, Sister Fe, Sister Minda, Sister Pepot, Sister Rachel, Sister Pastor Bong, and the La Filnas, Pastor Jeff, Pastor Norbert, Pastor Bong, Pastora Christine, Pastor Ray, Pastor Akled, and the LA First English Congregation, Joshua, Dan, Michael, and Pedro, and the LA First Spanish, Pastor Juan, Pastor Alina, and the LA First Praise South Korean, Pastor Sung Dae Kim, Pastor David Kim, LA First Arise North Korean, Pastor Jong Wan Lee, the MCB, Star, Cortez, Nick, Charles, Maynor, Citizen of the World Charter School, Silver Lake, Pinoy Pastors, and the Churches, Covenas, and New Hope Nas. And God, I pray, God, na gabayin niyo po ang lahat ng mga taong to, na bigyan niyo sila ng good health, na hindi sila magka-COVID, ang bawat pamilya nila, alagaan po ninyo, na ang aming mga pastors po is alagaan din po ninyo na hindi sila magkasakit, na mas maging good example sila sa lahat ng mga members, at tumami pa po yung lahat ng members ng bawat congregation po, God. And bigyan niyo po lahat ng strength sila po, God. And na lahat po ng kanilang pagmimitingan parate is mapapaganda at mapapaayos sa bawat congregation po, God, at sa mga members po. In Jesus' name we pray, amen. Lord, maraming salamat po sa gabing ito na muli po nagkasama-sama po kami para ipanalangin ang mga bagay at ang mga taong ito, Lord. Maraming salamat po sa buhay ng bawat pamilya na narito. Bless them, O Lord, and una po sa lahat, pakalinisin niyo po kami sa mga bagay po na isip na sabi po namin na hindi kalugod-lugod sa inyo, O Lord. Pinapanalangin po namin si Tita Amy for her stronger heart, Tita Pepot, Dean Yu, Boyet Mariano, and Stephen po for their complete healing from their surgeries. Si Mrs. Creaker din po sa swallowing problem niya. Si Pastor Bird po sa veins and mass po sa kanyang katawan. Si Said Asfahan, multiple sclerosis. At ang kanya pong wife na si Rosa na nag-aalaga po sa kanya. Si Tita Fe Dumuk po na may sis sa left eye. Si Tita Corazon Pineda na may sis on ears. Si Sister Jasmine B na may sis on lips. Si Sylvia po na may anxiety na ngayon po ay nasa facility na. Si Tita Fez, family, grandchild, Nene Bermejo po na kagagaling lang po sa stroke.
Lord, pinapanalangin po namin itong mga taong ito, Lord. Alam po namin na bago pa po kami manalangin, alam po namin na sinagot niyo na po yung mga panalangin namin at alam po namin at kiniklaim na po namin yung kagalingan nila, Lord. Pinapanalangin din po namin, Lord, yung mga pamilya nila or yung mga caregivers nila na nag-aalaga po sa kanila, Lord. Bless them, O Lord, at palakasin niyo pa po yung mga pangangatawa nila habang inaalagaan po nila itong mga taong ito. Pinapanalangin din po namin, Lord, yung provision niyo po para sa kanila, lalong-lalo na po yung mga tao sa Pilipinas. Alam po namin na mahal po yung magpa-chemotherapy, magpa-dialysis, yung mga hospital bills. O Lord, alam po namin na pinaghihirapan po nila yung pera dun sa Pilipinas. So provide for them, O Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Dear Lord, we praise you and thank you for your loving mercy and comfort. We come before you today in need of your healing hand. And ikaw po ang nilalapitan namin, Lord, sa mga moments na kami po ay nanghihina at nangangailangan po, Lord. Yes. We ask you, Lord, to be with your children in this time of illness for Brother Stephen na nagpapagaling po sa ng abo niyang surgery, Robert Marco, na mayroon pong fluid sa lungs, Adolfo Bugayong, Tara Gonzales, Nanita Bermudo, Abundia Palingping na nagre-recover po from their illness, kay Mama Elsa Villaflor, Maya Costa na may back pain, kay Alice Adenbrook, Rina and Karen na may multiple lumps, Leonila Samson, Monito Feliciano na may dementia, Lord, Romy Giwa, Danny Munoz, Jennifer Feliciano, and Tess Dono na may kidney problems, Lord. Sabi po sa Psalm 107:20 that you send out your word and heal, Lord. So then please, Lord, send your healing word to your children, Lord. In the name of Jesus, Lord, we drive out all infirmity and sickness from their bodies, Lord. And please restore them to all, their full health, dear Father. And may they trust in your goodness, Lord, and hope in your faithfulness, Lord, even in the middle of this suffering, Lord. Bigyan mo po sila ng patience at kaligayahan, Lord, sa presensya mo po, Lord, habang inaantay po nila yung kanilang paggaling, Lord. And alisin mo po sa isipan nila lahat ng pagdududa, Lord, by the power of your Holy Spirit, Lord. And as you heal and renew them, Lord, may they also bless you and praise you and kayo pong mag-reflect sa mga buhay nila, Lord. All of this we ask in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Magandang gabi po, Panginoon. Salamat po, ikaw ang Panginoon namin na laging dinidinig ang aming mga panalangin. At tinadakila ka namin, Panginoon. Tinataas namin ang pangalan niyo. Kayo po ang nanguna sa buhay namin. Tapat po kayo kahit kami po ay minsan or kadalasan hindi po tapat sa inyo. At lagi po kayong handa magpatawad, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na kung meron po kaming nasabi, na isip po nagawa, na kasalanan laban sa inyo, na hindi niyo po kinalulugod, umihingi po kami ng patawad, linisin niyo po ang puso namin, sapagkat naniniwala kami, Panginoon, na pakikinggan niyo ang panalangin ng isang taong matuwid at kami magiging matuwid lamang sa pamamagitan ng inyong forgiveness, Panginoon. Salamat sa mga tinamasa namin na tagumpay at mga blessings at patuloy namin na hukuha mula sa inyo. At magiging blessing pa na padating para sa amin, sa aming personal, pamilya at mabuhay simbahan, Panginoon. Tinataas namin, Panginoon, na mga sumusunod na they're suffering, Lord God, sa cancer, Panginoon. Naniniwala kami na walang cancer sa inyo at kaya niyong pagalingin kahit anumang sakit, Panginoon, dahil ikaw ang creator of heaven and earth, Panginoon. Tinataas namin, Panginoon, si Alette, si Vina, Zenith Sarabia, si Elaine, Aiza Madlangawa, Angie Galden, Regina Crowley, si Mila, si Lynn, Daniel, Sheila Tulipat, yung pinsan ko po na si Don Richella Torres. Salamat po at patuloy niyo siyang pinapagaling. Si Diane, asawa ni Diane. Si Mike C. Si Tita Pepot po na maraming salamat at cancer-free na. At sana po umigil pa agad-agad ang kanyang
ang kanyang treatment at talagang full recovery siya na parang walang nangyari, Panginoon. I-ease up niyo po yung pain na nararamdaman niya at sama-sama po kami nagbubunyi at nagbibigay ng papuri sa inyo at binabato lahat at binibigay lahat ng glory sa pangalan niyo, Panginoon, yung pagpapagaling niyo kay Sister Pepot, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon. Nakilala ka sa buhay namin at lahat ng itong panalangin namin ay inyong sinagot na sa ngalan po ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Let's go to personal supplication. Sister Pepot. Yes, thank you, Father. Thank you, Lord. Maraming pong salamat, Lord. At naniniwala po kami na sa mga oras na ito, lahat po na itinataas namin ay inyong dinidinig, O Lord, at binibigyan ng katugunan, O Lord. At naniniwala po kami, Lord, all answered will be received by us, O Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for being with us every day of our lives, O Lord. Thank you, Lord, sa pagising namin sa umaga, pagtulong namin sa gabi, O Lord. At binabantayan niyo po kami at pinasasamahan sa inyong mga anghel. Lord, we lift up to you the following request, favor, special favor from you, O Lord. I lift up to you, Lord, Sister Rachel, na makapasa po sa kanya NCLEX exam. At bigyan niyo po sa Lord ng wisdom habang nagre-review po siya hanggang sa dumating ang kanya examination day, Lord, na bigyan niyo po siya ng wisdom. Kaya din po si Brother Jairo sa kanyang LAUSD application, Lord. We pray for favor, Lord, na ma-aprobahan po ang application na ito at may bigay niyo po ito sa kanya at makapasa po sa tulad po ng pagkakapasa niya sa kanyang nursing exam. Kay Pastora Cled sa kanyang law school hunting na I believe na meron na po siyang nakikita school para po sa kanya sa job hunting sa college semester po nila, O Lord. I pray po Anastasio, Madrid, para Santillan, Ikoy, JC Carter, Joey. I pray, Lord, na makakita po sila ng tamang lugar para sa kanila, isang environment na peaceful para po, Lord, ligtas ang kanilang mga pamilya, kanilang mga anak, Lord. At the same time, Lord, ma-administer na nila kung sino po ang kanilang magiging kapitbahay. Gamitin niyo po sila, Lord, dito sa environment na ito. I lift up to you, Lord, my brother-in-law, si Rod Alcaraz, na gagayon po, Lord, namimiloso po pagdating sa loto, ayaw po magpaawa, tumatakas, para lang mas nagtitiwala po sa Lord sa loto kaysa po sa inyo. At hanggang ngayon, ayaw pa rin po niyan tumanggap sa inyo, Lord. Wala po kami magagawa, kundi panalangin sa Lord. At kayo po ang gagawa ng paraan para somebody will be used, O Lord, para matumanggap po siya sa inyo, Lord. Wala pong imposible sa inyo, Lord. At naniniwala ako, Lord, na kayo po ang kikilo sa buhay niya. I lift up to you, Lord, the Bukuyang family, Galvez family, Ronaldo family, Pocalan family, C family, Bergonia family, the Mesa family. I pray, Lord, for these families, O Lord, gabayan niyo rin po sila, ilayo sa anumang sakit, sa COVID, i-bless niyo po sila, Lord, whatever their needs, O Lord, I know, Lord, you can provide for them, O Lord. I lift up to you also, for comfort and peace, O Lord, especially, Lord, during the time na nawala po sila ng loved one. I pray for peace and comfort upon them, O Lord. I pray also for Clyde, Earl, to have a personal relationship with you, good health and protection in the military, Lord, na gabayan niyo po sila. Always cover them, O Lord, with your most precious blood. I pray for Joey, John, for salvation and deliverance, Lord. Kung ano man pumupo, Lord, meron sa kanilang old self, I pray, O Lord, na maunawaan po nila what salvation means at ma-deliver po sila kung ano man po, Lord, na mga negative na meron pa po sa kanilang pangangatawan, Lord. I pray for Jaisel, CJ, Rina, O Lord. I pray, Lord, na bigyan niyo po sila ng wisdom. Bigyan niyo po sila, Lord, ng presence of mind at the time na kukuha po sila nito ng DMV test, Lord. Naniniwala po kami, Lord, na lahat po ng pinagpipray namin sa gabing ito ay mayroong answers, O Lord, at ito po pagmumula sa inyo. Thank you, Lord, for the answered prayers. All praises and glory belongs to you, O Lord. In Jesus' name, amen.
Lord God, we praise you and we worship you. We are your faithful servants and in you we trust, Lord God. Patawarin niyo po sana kami kung sa buong araw na to may naramdaman kaming negativity or may naranasan kaming negativity, kung na-offend man kami or may na-offend man kami na hindi namin alam, Lord God. Patawarin niyo po kami, Lord, kasi kahit anumang kasalanan kung alam man namin or hindi, Lord. Salamat po sa pagpapatawad po sa amin. Then thank you for shedding your blood. And thank you, Jesus, for shedding your blood for us, Lord God. And Lord, we're going to pray for these people, Lord God. And we lift all, Lord God, everything, Lord God, to you. Na we believe na you will deliver, Lord God, all these prayers. And that you will hear us out. We pray for Via Plan, Christina San Buenaventura, Joanne de Mesa, and Tara for their pregnancy, Lord God. We prayed na magkakaroon sila ng normal deliverance, Lord God, for their babies, Lord God, na ilayo niyo po sila sa 50-50, Lord God, na sa panganak nila. And we pray, Lord God, na ilalayo niyo po sila sa COVID, Lord God, na bigyan niyo po sila ng malakas na immune system, Lord God. And that you will be there, Lord God. You will bubus niyo po sila ng guardians of angels, Lord God, to look after them, Lord God. And that i-guide niyo po sila through the process, Lord God, na hindi nila mararanasan yung hirap ng panganak. And everything will go smoothly. And na financially, you will also guide them, Lord God. We also pray for all the friends and families who are frontliners and essential workers, Lord God. Kabayan niyo po itong mga nagkatrabaho, Lord God, kung nurses man sila, doctor man sila, or firefighters, police, kahit simpleng cashier lang po, Lord God, pero essential po yung work nila, Lord God, dahil despite of COVID, Lord God, they still keep on working, they have to work for their families, and that they also serve like people, Lord God. And we pray, Lord God, na palagi niyo po silang gagabayan. You will always be there for them. And you will shield them with the blood of Jesus Christ and walls of fire, na hindi po sila maapektuhan ng kahit anong virus, Lord God, or hindi sila ma-accident, or kahit ano, Lord God. You will keep them away from all the tragedies that the demon wants to put onto them, Lord God. You will carry all their burdens, Lord God. You will help them get through all the things, Lord God, that they're going through. And we also pray for provision and businesses sa Unica, Ritelo, LNG Nursing Group, Aerotechnic, Evangelistic Broadcast Ministry, sa iRadio LA, HQT Podcast, Freedom in Christ. We pray, Lord God, sa businessman, Lord God, or broadcast station, that you will, ikaw pa rin po, Lord God, ang nasa center, Lord God, on everything, Lord God, na every time na magiging successful, Lord God, tataas man yung stocks, tataas man yung mga views, Lord God, or mga nakikinig, the glory will be sa iyo, Lord Jesus. Na we pray, Lord God, na yung success nito will be for you, Lord God, and na gagabayan niyo po itong mga business na to, na we just give everything, Lord God, all the worries, all the kung ano mong mangyayari, Lord God, sa inyo, Lord Jesus. We lift these things to you, Lord God, na kayo ang mas nakakaalam, Lord God, kung anong makabuti, Lord God. And na you will just continue to guide us, Lord God. Na you will put your hands onto these businesses, onto these people, Lord God, na namamahala, Lord God. Na you will be always in our mind, in our hearts, whenever they do their jobs, we do our jobs, Lord God, and everything else. Na we'll never forget you. Na hindi lalaki ulo namin, or hindi kami ma-overwhelmed, Lord God, sa workload. Because we will keep on trusting on you, Lord, to you, Lord God. Na yun nga, even if sometimes kung sa businessman hindi namin maintindihan kung bakit nangyayari yung bagay-bagay, businessman ang hindi, Lord God, we will just keep on trusting onto you, Lord God, blindly.
and that we know you will continue, Lord God, to be there for us, na yung wings niya, Lord God, you will cover us and the things that we do. In Jesus' name, amen. Pastor Bert. Nakamute po kayo, Pastor. Yeah. Apo, Panginoon, tinataas din namin itong mga provision na kailangan at mga trabaho na naghahanap, Panginoon. Lord, mga sumusunod sina Jorel Ascaraga, Jan's family, approval to come to U.S. Yes, Lord, give them the favor and those people who are looking at their papers, preparing them, Lord God, to speed up, Lord God, their papers, Father God, at sa kanilang mga pagbibiyahe, Panginoon, Lord, even right now, we claim, O God, for their safe travel, give them your traveling mercy, Father God, and provide financial, Panginoon, na pangangailangan nila, lahat ng kanilang kailangan. Ganon din po, Panginoon, kay Stephen sa kanyang interview, sa kanyang citizenship, Lord. Give us well, Stephen, the paybore at maging sa sign language na interpreter para sa kanya, Panginoon, Lord, you know. And we claim for that he will pass this interview, Father God. Si Adrieline, si Chelan, si Vicky Wahe, Lord God, mga anak ni Renante, na they are also arranging their papers coming over here, Father God. Lord, would you, Father God, also work out their papers and touch the people, oh God. Lead them to the right people who are preparing their papers and give them favor, Father God. And as well, provide their financial needs. Si Jaya and Derek, sa kanilang reunion, Father God. Lord, we know na hindi po maganda yung malayo ang bawat isa. So sila po ay mag-isang dibdi, Panginoon, mag-asawa. Nawa, dalang namin in the near future, Father God, Derek and will join Jaya dito sa Amerika, Panginoon. Tingatan din siya at pagpalayan niyo po, Panginoon, ang kanilang relationship, Father God. So bless them, Father God, na hinihingi nila na baby in the future. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon na pwede kaming manalangin. Salamat. At bago namin mamutawi sa aming mga labi, ito'y sinabakin na. Sa gabi na ito, hayaan niyong tanggapin ng pagpapala ng Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. 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 Evening, good evening. Magandang gabi po. Magandang gabi. So, picture-picture muna. Picture. Picture-picture. Wala yung mga bata. Okay. Wala yung mga kids. One, two, three, smile. There you go. Salamat. Kita-kits tayo sa ano. Oops, meron palang magandang balita. Merong nag-sponsor. Sabi niya, hindi na daw $1 ang matatanggap ng mga nanalo. $3 each na. So, tinaas niya. $3. Kailan ka na ba, Alison? Nakailan ka na? Naka-tatlo na po. Tatlo. Ano, magkano na yun? $9 na yun. Sa Starbucks na yon. Para sa Ate Jocelyn, apat na. Si Jocelyn, 12 na. O baka makakuha na ng pan-tuition si Jocelyn. Meron nag-sponsor. Sabi niya, gawin daw $3 siya magbabayad. Bawat isa. So, 52 episodes, $3. Tapos parang meron pa atang gumagawa ng something special na ano, sa mga winners. I don't know. Malay nyo, surprise, surprise. Di ba? At saka syempre, may t-shirt na libre. Di ba? So, ano, be excited and
See you on Friday. Akala ko mayroong gumagawa ng ano. Yung mga kalibo. Basta kapag meron na kayong mga kliyente, ha? You know, in the day of your abundance, remember us. So Friday, Genesis 35 na ba tayo? 34. Tapos tuloy-tuloy yung walk through the Bible, matatapos na. And Sunday, ang ating series dalawang linggo ng pag-ibig. So, dalawang Sunday yon. Unang Sunday, Love Happens, Part 1, God's Plan for Marriage. And then, Love Happens, Part 2. Sa Part 1, after nun, meron siyempreng 1 o'clock, yung Love Symposium ng Youth Ministry. At tapos, sa February 13, Sunday yon, mag-invite ulit tayo, lalo na may mga may asawa. Mga kaibigan nating couples, invite natin. Kasi after ng Love Happens Part 2, which is we will talk about Live and Cleave, meron naman tayong renewal of vows. Ayan. Tapos syempre, lahat naman yun, may courtyard fellowship. So tapos may booth na gagawin ng ating mga youth dyan. May pa-booth uli si Mayor. At may mga libreng picture na giveaway, yung Polaroid. At saka yun, masaya yan. Connecting event yan. Huwag niyong kalimutan mga kapatid, mag-imbita. Dahil konti na lang, mag-iisandaan na tayo. Konti na lang. Consistent na tayo sa 70 every Sunday. And marami pa tayong absent noon dahil sa COVID. So sabi ko nga, 30, 5 pamilya na lang yan. Diba? May hit na natin 100. Pag nag-100 na tayo, Pastor Bert, paglilinis na tayo doon sa mezzanine, may uupo na doon. Ayan, at prepare na, Pastor. Yeah. So, tandaan nyo, ang capacity natin, hanggang 200 lang naman. Pag 200, may nakatayo yun, ha? So, 150 lang natin. 150. Actually, 150, 160 lang, eh. Pero kasya naman ng 200 kung hindi COVID time, may mga nakatayo. Alam niyo yung parang itsura ng Catholic Church na pagkapuno, parang gano'n, may mga nakatayo sa likod. Yeah, so wala naman tayong magplano na magdalawang service. Pero siyempre, as sabi nga kanina, trust in the Lord, as the Lord will is willing. So, rinig tayong mabuti sa Kanya. Baka bigyan tayo ng sopay. Malaking lugar. Malaking lugar. Yeah, panalangin natin yung mga leaders natin, mga pastor natin. Okay. Yung mga nagpo-football napakalaki ng mga nila tayo yung may-ari ng lahat baka not, pastor baka ayaw nyo ba sa crypto arena. Former Staples Center. Pagpapasok yung mga magsisimba, may ticket na. Di ba? Maganda yan. So, yeah, be excited at salamat sa paglilingkod niya sa Panginoon. Well, see you guys Friday. Good night. Okay. Babu. Good night po. Bye. Ay, hindi. Ako na tayong picture nga pala. Limunta ko na. Good day po. Bye. God bless. Bye. Kita-kita na lang po.